Inilalabas na mula sa Subic Bay Freeport Zone ang bahagi ng 500,000 sakong bigas na inangkat mula sa Vietnam. Ang inaunload po ngayon dito sa Subic Bay Freeport ay delivery mula sa bansang Vietnam at ito po ay nasa 340,000 na sako at para po ito sa mga residente ng mga taga Central Luzon. 100,000 sako dyan ang para sa Isabela at maide-deliver na sa mga pamilihan sa loob ng hanggang 3 araw kung maganda ang panahon. Pero ang 2 barkong may dala ng bigas para sa Metro Manila, hindi pa makadaong sa Manila Bay dahil wala pang pwesto sa pier. Nasa Tabaco Port naman ang mahigit 100,000 sako ng NFA rice na para sa Bicol Region. Kaya niyang punan yung pangangailangan ng Region 5 for a period of at least 1.5 months. Sa NFA stall naman sa Legazpi City, Albay, pwede nang makabili pero 5 kilo lang bawat residente kada araw. Naka-minus presyon na, mura na. 1 to 2 pesos yung pwedeng ibaba ng commercial rice pag meron na tayong NFA rice sa merkado. Mahalaga ang bagong supply para bumaba ang presyo ng commercial rice na nasa 40 pesos na ang pinakamura. Pero bukod sa bigas, nagmahal na rin ang ibang bilihin gaya ng brown sugar, sibuyas, galunggong, pati sinigang mix. Siguro, pag hindi tayo kumain yan, hindi naman tayo mamatay, kaya hindi naman masasabing basic po siya. Pang mayaman lang po yan. Sa kabila niyan, ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, stable pa rin ang presyo ng mga produkto. Sabi pa ng DTI, coming soon na ang paglalagay ng suggested retail price o SRP sa mga palengke, pati sa mga sari-sari stores sa Metro Manila. Paghimok ni Lopez, bumili rin sa mga grocery. Makakasiguro kayo yung presyo ng SRP doon, sinusunod, in fact, lower pa than SRP. Let them compete. Sana nga, dahil ang mga mamimili, umaaray sa bilis ng pagmahal ng mga bilihin, na noong Mayo ay umakyat sa 4.6% na mas mataas na sa target para sa buong taon na hanggang 4%. Ang pagkontrol sa inflation ang dahilan kaya nito lang Mayo itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang interes sa mga pautang at ginawang 3.25%. Pero tila di yan sapat para mapabagal ang inflation dahil matapos lang ang 6 na linggo, itinaas muli ng Bangko Sentral ang interes sa pautang, ginawa ng 3.50%. Elevated expectations for 2018 highlight the risk posed by sustained price pressures on future wage and price outcomes. Kung mataas ang interes, konti lang ang mangungutang at marami ang magtitipid. Bababa rin ang paggastos ng mga tao at bababa ang demand sa mga produkto. Pag nangyari yan, magmumura ang mga bilihin. Pero dahil din dyan, posibleng kailanganin ng mga negosyo na magbaba ng produksyon. Kung hindi na nila kailangan ng maraming tauhan, posible silang magbawas ng trabahador. Sa isang banda, may mabuti rin itong maidudulot bukod sa pagmura ng mga bilihin. Isa rito, mas marami ang maiengganyong mag-impok sa bangko dahil kikita sa mas malaki interes. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.